Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pandemyang ito. Ako si Teacher Marites, ang inyong magiging gabay sa module ng Filipino, ika-apat na baitang, ika-apat na kwarter, ikalawang linggo. Alam kong may kaalaman na kayo kung paano gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap. Sa araling ito, tiyak na madadagdagan pa ang inyong kaalaman. Kaya, ano pa ang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel at ang inyong module. Tawagin nyo na rin si nanay o si tatay, si ate o si kuya, at tayo nang maglakbay sa mundo ng asignaturang Filipino. Bilang panimula, subukan nyo munang sagutin ang isang gawain. Narito ang panuto. Tignang mabuti ang larawan. Ano ang nais ipabatid ng larawan? Sumulat ng 5 pananaw tungkol sa larawan batay sa sariling karanasan gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap. Ilagay ang sagot sa nakalaang espasyo. Ang inyong mga pangusap ay pasalaysay, patanong, padamdam, pautos, at pakiusap. May ilang minuto kayo para matapos ang gawain. Naisulat niyo bang lahat ang hinihinging uri ng pangungusap? Kung hindi, okay lang yan. Dahil yan ang ating tatalakayin sa module na ito. Pero, bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang inyong nakaraang aralin. Basahin ang halimbawa ng mga salita. Ibigay ang formal na kahulugan ng mga ito. Pagkatapos, gamitin ang bawat salita sa isang pangungusap na nagbibigay ng panuto o direksyon. Sa unang hanay ay ang mga salita. Sa ikalawang hanay ay ang formal na kahulugan. Sa ikatlong hanay ay ang pangungusap. Una, paunlarin. Ikalawa, kapalaran. Ikatlo, suliranin. Ikaapat, linangin. Ikalima, sikapin. Sige nga, may ilang minuto kayo para matapos ang gawain. Thank you.
Handa na ba kayong iwasto ang inyong mga kasagutan? Narito ang mga posibleng sagot. Unang salita, paunlarin. Ang kahulugan, pagyamanin. Ang pangungusap, paunlarin natin ang ating pag-aaral. Kalawa, kapalaran. Ang kahulugan, tadhana. Tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Ikatlo, suliranin. Ang kahulugan, problema. Huwag masyadong dibdibin ang suliranin. Ikaapat, linangin. Ang kahulugan, pagyamanin. Linangin natin ang ating kakayahan. Ikalima, sikapin. Ang kahulugan, magpursige. Sikapin niyong maabot ang inyong pangarap. Ganyan ba ang inyong mga sagot? Magaling! Sanay ka nang gamitin ang mga formal na salita sa pangungusap. Kung gayon, maaari mo nang ipagpatuloy ang mga susunod na gawain. Halina! Sabay nating tuklasin ang inyong bagong aralin. Pakinggan niyo muna ang isang dialogo ng magkaibigang Princess Joseph at Camille. Yehey! Nagsimula ng simbang gabi! Oo nga, siguradong gigising na naman tayo ng maaga niyan para hindi tayo mauli sa simbahan. Ang simbang gabi tradisyon na nating mga Pilipino. Oo nga, sabi ni nanay kailangan makumpleto natin ang siyam na gabi ng pagsisimba. Ano naman ang mangyayari kapag nakumpleto ang simbang gabi? Kapag nakumpleto mo raw ang siyam na gabi ng pagsisimba, siguradong matutupad ang mga kahilingan mo na matagal mo nang hinihiling. Ganun ba? Gusto ko yan! Halika na't gumayak na tayo para makapaghanda na mamaya para sa unang simbang gabi. Pero maaari bang gisingin nyo naman ako? Baka mapasarap pang tulog ko mamaya. Naiugnay mo ba ang sarili mong karanasan sa napakinggang usapan? Ang napag-usapan ng magkakaibigan ay ilan lamang sa mga tradisyon nating mga Pilipino na hanggang ngayon ay patuloy nating tinatangkilik dahil tunay ngang itong kahanga-hanga nagpapatibay sa paniniwala at nagbubuklod sa pamilyang Pilipino. Napansin niyo ba ang mga pangusap na ginamit upang ipahayag ang saloobin ng magkakaibigan? Ano-ano ang tawag sa mga pangungusap na ito? Ngayon naman, ating suriin ang bawat pangungusap na mula sa dialogo. Unang pangungusap. Yehey! Simula na ng simbang gabi. Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Padamdam. Bakit padamdam? Dahil nagsasaad ito ng matinding damdamin tulad ng tuwa. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Ikalawang pangungusap. Ang simbang gabi ay tradisyon na nating mga Pilipino. Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Pasalaysay. Bakit pasalaysay? Dahil ang pangungusap ay nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa tuldo. Ikatlong pangungusap. Ano naman ang mangyayari kapag nakumpleto ang simbang gabi? Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Patanong. Bakit patanong? Dahil ang pangungusap ay nagsisiyasat o naghahanap ng sagot. Ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Ikaapat na pangungusap. Halika na at gumayak na tayo. Anong uri ng pangungusap ayon sa gamit ang pahayag? Pautos. Bakit pautos? Dahil ang pangungusap ay nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos din ito sa tuldo. Kalimang pangungusap. Maari bang gisingin niyo ako mamaya? Baka mapasarap ang tulog ko, hindi ako kaagad magising. Anong uri ng pangungusap naman ito? Pakiusap. Bakit pakiusap? Dahil ang pangungusap ay maaring nagsasaad ng paghingi ng pabor
ginagamitan ng magagalang na salita upang makiusap. Maaring nagtatapos sa tuldok o tandang panalong. Maliwanag na ba mga bata ang iba't ibang uri ng pangungusap? Lagi niyong tatandaan, gumagamit tayo ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagpapahayag ng ating saloobin, karanasan o mga pangyayari. Tandaan niyo rin na ang pangungusap ay lipon ng mga salita na buo ang diwa. Binubuo ito ng panlahat na sangkap, ang simuno at ang panaguri at ang wastong bantas nito. Ang mga uri ng pangungusap ay pasalaysay, pautos, patanong, padamdam at pakiusap. Alam kong naintindihan niyo na ang ating talakayan. Para masiguro ko ito, tara na, simulan ninyong magsanay. Panuto, magbigay ng iyong kaisipan o pananaw sa sitwasyon. Bumuo ng pahayag ayon sa hinihinging uri ng pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang espasyo. Ang sitwasyon ay abala ang pamilya sa paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. Sa unang hanay ay mga uri ng pangungusap. Sa ikalawang hanay ay ang inyong sagot. Unang pangungusap, patanong. Ikalawa, pasalaysay. Ikatlo, padamdam. Ikaapat, pautos. Ikalima, pakiusap. May ilang minuto kayo para matapos ang inyong gawain. Isulat mo ba lahat ang hinihinging pangungusap? Wow! Ang galing naman! Maari niyong ipamarka ang inyong puntos batay sa rubrics na ito. Para lagi niyong maalala ang ating naging aralin ngayon, narito ang dapat ninyong gawin. Isulat sa nakalaang espasyo sa talahanayan ang kahulugan o katangian ng iba't ibang uri ng pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong module. Sa unang hanay ay ang uri ng pangungusap. Sa ikalawa ay ang kahulugan. Una, pasalaysay. Ikalawa, pautos. Ikatlo, patanong. Ikaapat, padamdam. Ikalima, pakiusap. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para tapusin ang inyong gawain. Thank you.
Ngayon, itugman na natin ang inyong mga sagot. Uri ng pangungusap, pasalaysay. Pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Pautos, nagpapahayag ng obligasyong dapat gawin. Nagtatapos din ito sa tuldok. Patanong, pangungusap na nagsisiyasat o naghahanap ng sagot. Nagtatapos sa tandang pananong. Padamdam, ito ay nagsasaad ng matinding damdamin tulad ng tuwa, takot o pagkagulat. Nagbibigay din ito ng babala o pagkainis. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Pakiusap, pangungusap na maaring nagsasaad ng paghingi ng pabor. Ginagamitan ang magagalang na salita upang makiusap. Maaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Ganyan ba ang inyong mga sagot? Mahusay mga bata! Upang lubos na masanay kayo sa paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagpapahayag ng inyong pananaw, kailangang isagawa ninyo ang hamong ito. Panuto, bumuo ng iba't ibang pangungusap ayon sa kinapapaloobang sitwasyon. Una, bilhin mo ang inaasam na regalo ng inyong kaibigan. Magbigay ng pangungusap na patanong at pasalaysay. Ikalawa, ano ang inyong ginagawa upang makaiwas sa sakit na COVID-19? Magbigay ng pangungusap na padamdam, pakiusap at pautos. May ilang minuto kayo para tapusin ang hamon na ito. Isulat niyo ba ang mga hinihinging pangungusap? Binabati ko kayo kung ganon. Maaring ipamarka ang inyong sagot sa inyong nanay o tatay batay sa rubrics na ito. Ngayon, ibuhos niyo na ang inyong kaalaman sa ating naging aralin. Una, napunit ang sagutang papel mo dahil natamaan ito ng kamay ng kaklase mo nang bigla itong napaatras. Ikalawa, nagbigay ng proyekto ang inyong guro, ngunit hindi mo gaanong naintindihan ang kanyang pagpapaliwanag. Ikatlo, naubos na ang iyong papel, ngunit hindi ka patapos sa iyong ginagawa. Ikaapat, ibinalik na ng inyong guro ang resulta ng inyong pagsusulit. Nakita mo na wala ka palang mali. Ikalima, tinatanong ka ng inyong mga kaklase kung bakit ka lumiban sa dalawang magkasunod na araw. 2 minuto ang nakalaan para sa inyo sa gawain ito.
natin ang rubrics na ito para sa kabuuang ayos ng inyong ginawa. Ipamarka ito sa inyong magulang o kapatid. Napagod na ba kayo sa mga gawain? Huwag mag-alala, ito na ang huli. Sumulat ng talata na may 10 pangungusap tungkol sa paksa. Gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagpapahayag. Ang paksa ay pagharap sa hamon na dulot ng COVID-19. Wow! Binabati ko kayo! Napagtagumpayan nyo ang lahat ng gawain. Matid kong alam nyo na kung paano gamitin ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagpapahayag ng inyong pananaw, damdamin at mga pangyayari. Naway naging makabuluhan ang inyong araw ngayon. Maraming salamat sa masusi ninyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam mga bata!